Sa lawak ng ating kalawakan ay tila ba marami pa tayong kailangang malaman, mahigit ilang porsyento pa lang ng ating kalawakan ang ating nagagalugad, maliban pa dito ay hindi natin maitatanggi na may mga lugar o bagay din sa ating kalawakan ang masasabi nating nakakamangha, katulad na lang mga nadiskubreng mga planeta, nebulae, at mga galaxies na tila ba isang makatutuhanang gawang sining, kung sa nakaraang talakayan ay pinag-usapan natin ang Seven Wonders of Ancient World. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pitong magagandang bagay sa ating solar system. Kung dito sa Earth ang itinuturing na pinakamalaking bulkan ay ang Mauna Loa na makikita sa Hawaii, ang Mount Olympus Mons naman ang itinuturing na pinakamalaking bulkan sa buong solar system, ang lawak nito ay umaabot sa 624 na kilometro in diameter na may kukumpara sa laki ng State of Arizona, ang taas naman nito ay aabot sa 25 kilometers. Kung titignan ang laki nito ay mahigit na mas malaki ito sa Mount Everest ng 3 beses, ang Mount Olympus Mons ay itinuturing na tallest planetary mountain in the solar system. Ang singsing ng Saturn ang isa sa itinuturing na wonder of solar system, ito ay binubuo ng mga nang hindi mabilang na mga ice particles at mga rock debris na may sukat mula micrometer hanggang meter. Si Galileo Galilei ang taong nakapag-obserba sa nasabing planeta. Matapos nito ay sumunod si Christian Huygens na unang isiniwalat na ang singsing ng planetang Saturn ay katulad ng isang disk na nakapalibot dito. Ang planetang Saturn ay nahahati sa 7 singsing. Ang bawat singsing ay ipinangalan sa mga alpabeto. Ang lawak ng nito ay aabot sa 270,000 kilometro. Kasama sa Seven Wonders of Solar System ay ang karagatan ng planetang Earth, ang surface ng ating planeta ay natatabunan ng tubig na aabot sa halos 70%. Ang katubigan ng Earth ay nahahati sa 5 pangalan, ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, at ang Southern Ocean. Ang mga katubigan sa Earth ay napabilang sa Seven Wonders of Solar System hindi dahil sa water content nito. Napabilang ito dahil ito ang tahanan ng mga diverse marine life. Sa ating karagatan makikita ang iba't ibang uri ng mga lamang tubig na namumuhay sa ating mundo. Ang araw ang main source ng buhay dito sa planetang Earth. Ang araw ay makikita sa pinakasentro ng ating solar system na may hawak ng halos 99.8% ng bigat ng buong solar system. Ang ating araw ay isang halos perpektong bilog ng mainit na plasma. Ang surface ng ating araw sa sobrang init na aabot sa halos 10,000 Fahrenheit o 5,600 degrees Celsius. Ang lawak nito ay aabot sa 675,700 kilometro. Sa lawak nito ay aabot sa halos 1.3 million Earth ang kasya sa loob ng ating araw. Ganun pa man aabutin ng milyong taon bago mawala ang ating araw. Ang asteroid belt ay isang lugar sa ating solar system kung saan makikita ang iba't ibang laki at hugis ng mga bato sa ating solar system. Ito ay makikita sa pagitan ng planetang Jupiter at planetang Mars. Ito ay binubuo ng mga bato na mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking asteroids na makikita sa ating solar system. Ang mga pinakamalaking asteroids na nadiskubre ay ang Ceres, Vesta, Pallas, at Hygiea. Ang lawak ng asteroid belt ay aabot sa isang astronomical unit o halos 150 million kilometers. Ang astronomical unit ay ang distansya mula sa araw hanggang sa ating planeta.
Ikatlo naman sa ating listahan ay ang tinaguriang pinakamabagsik na bagyo sa buong solar system, ang Great Red Spot ng planetang Jupiter. Ang anticyclonic storm na ito ay tinatayang mananatili sa loob ng 186 na taon at aabot pa sa loob ng 300 taon. Ang bilis ng hangin nito ay aabot sa 432 kilometro bawat oras, ang lawak nito ay aabot sa tinatayang lalagpas sa 40,000 kilometers, sa laki nito ay maaaring magkasya ang 2 hanggang 3 Earth sa loob nito. Nauna itong nadiskubre noong taong 1665, ngunit noong 2019 ay naobserbahan ng mga siyentipiko na ang Great Spot na ito ay unti-unting lumiliit. Sinabi pa ng ilan ay maaaring lumiit pa ito sa loob ng 20 taon. At ang pinakahuli ay ang Enceladus. Ang Enceladus ay ang ika-anim na pinakamalaking buwan ng planetang Saturn, na diskubre ni William Herschel noong August 28, 1789. Ipinangalan ito kasunod ng pangalan ng isang higanti sa Greek mythology na nagngangalang Enceladus. Si Enceladus ay anak nila Gaia at Uranus. Ang buwan na ito ay napasama sa Seven Wonders of Solar System dahil nababalutan ito ng malinaw at malinis na tubig at yelo na nagre-reflect kung tatamaan ang sinag ng araw. At yan ang kwento natin para sa araw na ito.